And for the headlines, weather forecast. Ang pag-asa ay titigil sa paglalabas ng mga ulat ng heat index hanggang Marso 2025. In local news, isang demolition team ang sumira ng 181 kabahay sa paligid ng 41 IDHQ. Isang driver ng gobernador ng Mizore ay nahuli dahil sa pagkamatay ng isang residente ng CDO sa hit and run incident. Isang pinaghihinalang high value target ng naaresto ng PNP sa Lanao del Sur. Ang taunang ulat ng alkalde ng lungsod ng Clarex ay isang pagsubok para kay Moreno. For the National, mga mangingisda mula sa Pilipinas na sugatan habang sinasakyan ng China at inintercept ang mga bangka ng Pilipinas malapit sa Ayungin, Seoul. Ang tunay na pangalan ni Bamban, Mayor Alice Guo ba ay Wang Pingguo? An international, isang inaakalang Filipino jihadist ang na-apprehend sa New York. Entertainment, si Regine Velasquez Alcacid ay nagbahagi ng mga tips sa Bini habang sila ay nag-rehearse sa kanilang pagdalaw. Si OG Diaz at ang kanya mga kasama sa hosting ay nagsumiti ng isang counter-affidavit kaugnay ng reklamong cyber libel ni Bea Alonso. Sports, sa wakas si Bong Quinto ay naging kampiyon muli. Bata pa lang, yon na yung goal ko. Mga magagaling na atleta mula sa NCAA at UAAP kinikilala sa awards nights. International feature, ang aktor ng The Lord of the Rings na si McKellen ay dinala sa ospital matapos madapa sa entablado. National feature, inalabas ng Philippine edition ng laro ng baraha sa COP. Trivia, ano ang proseso ng pagbuo ng hamog? Good morning, Philippines! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Webes, Hunyo 22, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, ang pag-asa ay titigil sa paglalabas ng mga ulat ng heat index hanggang Marso 2025. Ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa ay tumigil na sa araw-araw na paglalathala ng datos ng heat index simula Martes. Ayon sa isang pahayag na inilabas noong araw na iyon, ang pag-asa ay naglalagay ng dahilan sa pagbawas ng mga lugar na may mapanganib na mataas na heat index, madalas na pag-ulan at pagkulog sa buong bansa, at pagtatapos ng fenomenong El Nino. Ang focus ngayon ay magbabalik sa pagbibigay ng tumpak at agarang impormasyon sa mga panganib at potensyal na epekto sa panahon ng tag-ulan. Ang araw-araw na mga ulat ng heat index mula sa mga sinopikong estasyon ng pag-asa ay magsisimula sa ika-1 ng Marso 2025. Bago mag-umpisa ang tag-init, samantala, mananatiling accessible sa website ng pag-asa ang mga datos ng heat index mula sa mga automated weather station upang masuri ang mga lugar na patuloy na may mainit na kondisyon ng panahon. For the local news, isang demolition team ang sumira ng 181 bahay sa paligid ng 4th ID headquarters. Contrary to expectations, isang sistemiko at hinding kontrontas
operasyonal na paraan ang pagtatakda sa pakikilahok ng pulis at sundalo sa pagwasak ng daang-daang tahanan sa dalawang lote na itinalaga bilang military reservation sa loob ng Camp Edelberto Evangelista, tahanan ng 4th Infantry Division, Philippine Army Headquarters sa Barangay Patag, Cagayan de Oro City. Sumunod ito sa kumpirmasyon ni Lieutenant Colonel Ivan Vinyas, tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, COCPO, ng 81 na 181 bahay ang naaapektuhan ng pagpapatupad ng demolasyon na inuutos ng korte upang mabawi ang mga lupaing ito. Binigyang din ni Vinyas na pinapatupad ng pulisya ang maximum tolerance upang maiwasan ang tensyon sa mga apektadong residente na sumusunod sa direktiba ng korte. Noon pa man, inuutos ng Korte Suprema ang isang mababang hukuman na ibalik ang mga lote sa militar upang ipatupad ang demolisyon na nagtagal ng 5 araw. Nagpapatuloy hanggang Sabado ayon sa utos ng korte. Humigit kumulang 300 na bahay pa ang nakakatakda para sa demolisyon bago muling ipasa sa pagpapangasiwa ng Philippine Army ang ganap na kontrol ng pamahalaan. Isang driver ng gobyerno ng Mizore ay nahuli dahil sa pagkamatay ng isang residente ng CDO sa hit and run incident. Isang 60 taong gulang na lalaki si Simeon Kinkinyo ng Sitio Baybay, Kasinglo, Taguluan ng Misamis Oriental ay malungkot na pumanaw matapos masagasaan ang isang pickup truck na inidrive ni Cesar de la Serna Bacan mula sa Barangay Bugo. Si Bacan ay kasalukuyang nakapiit ng pulisya habang pareho ang panig na nagsusumika para sa isang pamayapang pag-aayos. Inuulat ni Police Captain Rickson Layog, commander ng Taguluan Police Station, na hindi napansin ni Bacan ang biktima na tumawid sa kalsada na nagdulot ng aksidente. Kahit na dali-dali siyang dinala sa lokal na ospital, hindi na nailigtas si Kikinyo. Ipinaabot ni Provincial Governor Peter Sr. Pedro Onabia ang kanyang pagiging handa na tumulong sa pamilya ni Kikinyo sa mga paghahanda para sa libing habang tinitiyak na ang driver, isang empleyado ng pamahalaang panlalawigan, ay makakatanggap ng kinakailangang suporta. Isang pinaghihinalaang high-value target ang naaresto ng PNP sa Lanao Sur, Cagayan de Oro City. Isang pinaniniwalang high-value target ang sinampahan ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 matapos sa isang joint police operation sa Barangay Panang, Wao, Lanao del Sur, ayon kay Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region Director, Brigade General Prixie Tanggawon. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga halos 10 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang halagang halos 70,000 peso mula sa suspect na HVT. Nagpahayag si Tanggawon ng tiwala sa pagdakip pa ng mga high-value drug suspect upang pigilin ang illegal na kalakal ng droga sa rehiyon. Sa mga nakaraang buwan, maraming pag-aresto ng PNP at PDEA, BARRM sa Lanao del Sur ang resulta sa pagkumpiska ng milyong-milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu mula sa mga target na mga suspect. Ang taunang ulat ng alkalde ng lungsod ng Clarex ay isang pagsubok para kay Moreno. Former City Mayor Oscar Moreno ay tumanggap ng mababang marka sa pangalawang taunang ulat ng kasalukuyang City Mayor Orlando Clarex Uy para sa lungsod na nakakuha lamang ng 3 sa 10. Ito ay matapos na ang mga proyekto ni Moreno sa kanyang termino ay nabanggit na may mga hamon kung saan mahigit sa 12% pa rin ang nasa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nilalaman din ng ulat ang ilang kakulangan ni Moreno na kasama sa nakaraang linggo taunang ulat. Sa kabilang banda, kinumpirma ni Moreno ang patuloy na mga konsultasyon sa iba't ibang sektor upang malaman kung tatakbo siya laban kay Uy sa darating na halalan. Nagpahayag siya ng handa siyang
pamunuan ang mga proyektong kanyang sinimulan na ayon sa kanya ay pinabayaan ni Clarex. Bukod dito, ang kampo ni Moreno kasama si dating FIVIDEC Administrator Pompey Labinia ay nag-ayos upang harapin ang administrasyon ni Uy. Pangalan po natin, ma'am? I am Hazel Grace Motia. Hazel? Hazel. Taga asan po tayo, ma'am? Taga Orocolay, Balulang. Ah, taga Balulang po si ma'am. Bali, sa ngayon po, ma'am, marami na po tayong naririnig na mga balita o mga sitwasyon tungkol po sa mga kabataan na nagbibigti po. Bali, tanong ko po sa inyo, pabor po ba kayo sa early marriage at saka yung sa early pregnancy? O ano pong pwede po nating ma-share? Personally, di po ako... I against po ako sa early marriage and early pregnancy. Kasi po, sa edad na mga kabataan dapat ay nagpupursige muna sa pag-aaral. Yung mga dapat nilang alamin muna ay paano sila magkaroon ng magandang kinabukasan like studies, then learning things na para sa edad nila. Hindi po yung ganyang bagay na para po sa mga matatamaan na po yung edad ba. Pero halimbawa po, ma'am, sa bali yung kasama po nyo kanina, ano po ba siya? Pinsan? Kapatid or halimbawa po, ma'am, sa kanyang edad, ilang taon na po siya? 14. 14, at the age of 14, may mga fling-fling na po yan, may mga secret admirer. Paano po siya mabibigyan ng advice kung halimbawa one of these, dinaman po natin na ano na mangyayari sa kanya, pero kasi ang mga kabataan ngayon talaga mapupusok. Sa kanyang sitwasyon, paano mo po i-handle sa kanya? If magka-boyfriend siya, tapos mangyayari yung hindi dapat mangyari. In case po sa kapatid ko, wala po yung boyfriend. Mas like maganda. Ate. Pero... hindi naman po namin, ay bilang ate niya, din ko naman po sinasabi na pagbabawal sa kanya kasi sa edad na ganyan, parang trending na o karamihan ng kabataan talaga ay pumapasok na sa relasyon sa ganyang edad. Pero yung sa akin lang ay nagsisimula kasi ang early marriage at saka early pregnancy sa ganyang bagay, like bata pa siya tapos pumapasok na sa relasyon. As ate, pipigilan talaga. O hindi naman sa hinhold mo siya. Pero alam mo naman bilang sa ate na mas nakakatanda sa kanya, alam ko kung anong para sa kanya. At alam ko na hindi po yan yung path ba. Kung papayagan mo siyang papasok dyan sa path na yan, talaga magpapatuloy yan. At saka dadating din yung panahon na hindi mo na siya ma-hold. Mas mabuti pa na habang ganyan, kailangan bilang ate o mga magulang, kailangan nating tingnan o ipasok sila sa path na para talaga sa kanila, hindi yung mga ganyang bagay. Pero kung halimbawa, ma'am, meron po siyang i-open na problema sa'yo, ano pong maging reaction mo kaya? Kung may problema siya, first and foremost, bilang isang ate, kailangan ko munang pakinggan. Kasi yan din yung problema ng mga kabataan ngayon eh. Mas nag-o-open sila sa kaibigan nila kaysa sa pamilya nila. Kasi tingin nila na hindi sila papakinggan. Tsaka mostly din kasi ng mga magulang o mga family, hindi pa nga nakakapagsalita yung member. Nag-judge na as ate niya, ay, kailan ko munang alamin. Before mag-judge ako sa kanya, kailangan kong alamin kung ano talaga yung problema at saka kung bakit niya yung nagawa. Kasi lahat ng bagay na nagagawa natin, may dahilan po yun. At saka intindihin din natin siya kung bakit ganun yung nangyari. Pero kasi, dapat kailangan talaga, ma'am, open sa isa't isa. Oo. Yan talaga ang pinaka kailangan sa relasyon bilang isang magkapatid o sa pamilya. Lalo na sa mga magulang kasi ang daming bata ngayon na parang nakangiti lang sa harap ng mga magulang, pero deep inside, kaya nangyayari yung suicide, yung mga ganyang bagay, o naglilin on na lang sila doon sa karelasyon nila kasi sa family nila, hindi sila open. Like halimbawa, ma'am, dumating sa punto na ganun nga,
Ganun na yung nangyari. Ganun na nga yung mangyayari. Ay, like sa yung mga barkada, ma'am, mangyayari at mangyayari, pero di kasi natin na iiwasan yung mga barkada rito. Dapat ba nating piliin yung magiging, o kung sinong magiging barkada ng kapatid natin o kamag-anak natin? Para sa akin, ako po talaga personal, hindi po ako barkadista. Pero yung kapatid ko, marami po yung barkada. Pero ginawa ko, inobserbaran ko muna yung mga kaibigan niya. At saka nakikita ko naman na yung mga kaibigan niya, talagang dinadala naman sila, nagpupunta naman sila sa lugar kung saan kasiyahan lang, hindi yung mga ganyang bagay. Pero kung mapupunta man sa ganyang bagay, kailangan po nating alamin talaga kung sino-sino ang mga barkada niya para malaman din natin. Kasi minsan, di ba, mas doon sila nag-o-open as ate, minsan as family member or ate, kailangan din natin magtanong sa barkada kung kumusta na yung kapatid ko, ganyan-ganyan. Kasi karamihan mas nakakaalam ang barkada kaysa sa family. Pero sa inyo, ma'am, intact po yung family niyo po yun? Broken family po kami. Pero at least maganda yung pakikitungo nyo sa isa't isa, sa mga kapatid mo, tsaka sa nanay at tatay mo. Opo. Okay po sa. So example, ma'am, nung sa mga like sa pagpapatiwakal, ano pong masasabi niyo po dyan? Sa mga, halos kasi na-experience na mga kabataan ngayon yan. Yung mga ganun bagay. Kung na-experience naman nila yung ganun bagay, wala na naman, di ba may kasabihan na hindi naman, kung nangyari na yun, hindi naman talaga dun end na. There always be a way. Kung nangyari na talaga yun sa'yo, o talagang napasok ka na dun sa problema na yun, ang problema naman lahat may solusyon, di ba? Let us always ask those person na talaga mas nakakatulong talaga sa'yo. Kasi minsan, nag-ask tayo ng advice sa mga taong dinadagdagan tuloy yung problema natin. Kung napasok ka na talaga sa ganung bagay, sa early marriage or sa early pregnancy, hindi naman ibig sabihin na tatalikuran mo yun. Talagang nangyari na yun, ang gagawin mo is the future. You need to find ways na hindi hanggang doon na lang yung future mo. Like example, na early marriage ka pero bata ka pa, may panahon ka naman para mag-aral pa, i-continue mo pa yung future mo. At saka hindi naman talaga sabihin na nangyari na yun, end na yun ng buhay mo, end na yun ng future mo, ng pangarap mo, end na yun. Kailangan magpapatuloy ka pa rin kasi you will be an example of those persons na nang doon. Example, ikaw, napasok ka na doon sa relasyon na ay sa problema na ganun, tapos napatuloy ka sa pangarap mo pa rin, magiging example ka sa mga taong nangyari din sa buhay nila ng ganun. Kaya patuloy lang, even though na may mistake, may paghihirap, may nagawa kang mali, there always be a learning on that situation na nangyari sa buhay mo. Okay, salamat po, ma, at maraming salamat po sa word of inspiration kay Ma'am Hazel.
for the national news. Mga mangingisda mula sa Pilipinas na sugatan habang sinasakyan ng China at inintercept ang mga bangka ng Pilipinas malapit sa Ayungin, Seoul. Nasugatan ang hindi kukulangin sa 8 mandirigma ng Philippine Navy nang hinarangan ng mga barkong Chino ang isang misyon sa pag-aalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul sa West Philippine Sea noong Lunes. Ayon sa mga pinagkukunan ng ABS-CBN News, pinangga at sinakop ng China Coast Guard ang isang rigid hull inflatable boat o RHIB na ipinadala ng Philippine Navy na nagresulta ng mga sugat kabilang ang isang mandirigma na umano'y nawalan ng daliri. Kinumpirma rin ng China ang mga mataas na kapangyarihang armas at umano'y sinira ang isa sa mga RHIB. Naghihintay pa ang mga detalye tungkol sa pag-ibakwit ng mga mandirigma o bangka mula sa lugar mula sa militar. Ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng Pilipinas at sandatang lakas ng Pilipinas ay halos wala pang detalye na ibinigay tungkol sa insidente maliban sa pagkundina sa mga aksyon ng China. Binigyang diin ni Kalihim ng tanggulang pambansang Gilberto Teodoro Jr. na ang mga aksyon ng China ay nagpapahirap sa kapayapaan at katiyakan sa South China Sea. Ang tunay na pangalan ni Bamban Mayor Alice Goba ay Wang Pingo sa Manila. Itinayag ni Senator Sherwin Gatchalian ito Martes ang tanong, ang tunay bang pangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goba ay Wang Pingo? Batay ito sa Gatchalian sa mga dokumentong gobyerno na nagpapahiwatig na si Alice Goba ay maari ang parehong tao ng Go Wang Ping na pumapasok sa Pilipinas noong edad 13 noong Enero 12, 2003 na may pitsang kapanganakan ng August 31, 1990. Ayon kay Gatchalian, ang mga detaling ito ay mula sa mga dokumento na ibinigay ng Board of Investments kaugnay ng aplikasyon ng Pamilya Goa para sa Special Investors Resident Visa o SIRV at mga tala mula sa Bureau of Immigration kung saan nakaligtas ang ina ni Go Wang Ping sa ilalim ng SIRV na si Lin Winye. Sa kasalukuyan, walang tugon mula sa kampo ni Go sa mga pagsusuri na ito. Samantala, plano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission PAUCC na maghain ng seryoso at di bailabling mga kriminang kaso laban kay Goa dahil sa kanyang aligadong paglahok ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa kanyang jurisdiksyon. Binanggit ni PAUCC spokesperson Winston John Casio na sinusuri ang pagkakakilanlan at pagkamamamayan ni Goa at nakalap ng ahensya ang mga dokumento na nagpapakita ng kanyang paglalahok sa mga POGO nang nag-operate ng walang tamang permiso. For the international news, isang inaakalang Filipino jihadist ang na-apprehend sa New York. Si Jed Sanson, isang 27 anyos na residente ng Hollis, Queens, ay lumitaw sa Queens Criminal Court sa harap ni Judge Erwin Novillo noong Lunes na inilarawan ng lokal na media bilang isang tinatayang jihadist. Si Sanson ay dinala sa korte noong Webes ng nakaraang linggo sa mga kasong kabilang ang pag-aari ng armas, kriminal matapos ang isang traffic stop kung saan natagpuan siyang heavily armed sa kanyang 2013 Black Ford Explorer na may itinatagong lisensya ng plaka. Ayon sa opisina ni Queens District Attorney Melinda Cads, ay hawak ni Sanson isang nakakaload na 9mm semi-automatic pistol, bala, mga kutsilyo, isang machete, stand gun, pananggalang na may NYP dispatch, isang MTA vest at isang baton na may provokatibong mga sulat at isang Arabic phrase. Binigyang diin ni NYPD Chief of Department Jeffrey B. Madre
ang panganib na dala ng arsenal ni Sansón na nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamatiyag na pulisya sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko. Si Sansón na ipinasa ang araw ng mga ama sa Rikers Island at walang piyansa ay naghihintay ng karagdagang legal na proseso kung saan isang grand jury ang nakatakdang suriin ang kanyang kaso sa Hulyo 9. And for the entertainment, si Regine Velasquez Alcacid ay nagbahagi ng mga tips sa Bini habang sila ay nagre-rehearsal sa kanilang pagdalaw. Ang Bini, kilala bilang Nation's Girl Group, ay tumanggap ng special na bisita mula sa Asian Songbirds na si Regine Velasquez Alcacid sa kanilang rehearsal para sa paparating na concert. Ibinalita ni Velasquez Alcacid ang mahalagang payo sa 8 miyembro ng grupo tungkol sa mga ehersisyo sa boses, tamang pagkain bago ang pagtatanghal, at mga aral sa buhay. Sa panayam niya sa ABS-CBN News pagkatapos, binigyang diin ni Velasquez Alcacid ang kalagahan ng pag-enjoy sa bawat sandali sa entablado at magkakaroon ng koneksyon sa audience. Pinapayuhan niya ang Bini na mag-focus sa pagpapatawa at pagpapakita ng kanilang enerhiya na biniyang diin ang pabalik-balik na pagpapalitan ng enerhiya sa kanilang audience sa mga konsyerto. Pinaabot din ni Velasquez Alcacid ang kanyang pagmamalaki sa impluwensya ng Bini sa pagpropromote ng original Filipino music o OPM sa buong mundo na nagpapaalala sa kanila na manatiling mapagpapasalamat sa kanilang mga oportunidad at maging mababa ang loob sa kabila ng kanilang patuloy na tagumpay. Si OG Diaz at ang kanyang mga kasama sa hosting ay nagsumiti ng isang counter affidavit kaugnay ng reklamong cyber libel ni Bia Alonso. Manila, si OG Diaz kasama ang kanyang legal counsel na pinapangunahan ni Attorney Reggie Tungol kasama ang kanyang mga co-host sa Showbiz Update Live na sina Loy Villarama at Rena Luwalhati ay nagsumiti ng kanilang mga contra affidavit kay Investigating Prosecutor Edward Sihon nito Martes bilang tugon sa cyber libel complaint ni Bea Alonso. Sa panayam kay Tungol ng ABS-CBN News pagkatapos ng pag-file, ipinaliwanag niya ang mga pangunahing puntos ng kanilang contra affidavit. Tinanggi nila na ang aligasyon ng defamatory post na pinag-uusapan ay labag na sa panahon dahil ito ay naipost noong Nobyembre 2022 na sa loob ng isang taong preskriptibong panahon para sa cyber libel. Dagdag pa ni Tungol, pinagtibay nila na ang kanilang mga pahayag ay protektado ng doktrina ng patas na dokumento tungkol sa mga usapin ng pampublikong interes tulad ng pampublikong buhay at trabaho ng nagsampa ng reklamo. Binanggit din nila ang isang panig na depensa ng di tamang lugar na tumutukoy sa legal na pagtira ni Bea Alonso sa Espanya mula 2022 na nagpapahiwatig na hindi siya naninirahan sa Quezon City. Bukod dito, nagsumiti rin sila ng countercharge ng perjury laban kay Alonso dahil sa aligasyon ng peking pagbanggit ng pagiging residente ng Quezon City sa kanyang affidavit ng reklamo. Inaasahan ang magsumiti ng kanilang tugon sa affidavit ni Alonso at ang kanyang legal team sa loob ng susunod na 2 linggo. Sports, sa wakas si Bong Quinto ay naging kampyon muli. Bata pa lang, yon na ang goal ko. Bong Quinto, matapos ang karira na puno ng halos magtagumpay sa parehong collegiate na professional na basketball, sa wakas ay nakuha ang tagumpay sa kampyonato kasama ang Meralco sa 2024 PBA Philippine Cup
finals. Simula sa kanyang titulo sa NCAA Season 91 kasama ang Letran, ang paglalakbay ni Quinto ay kinabibilangan ng ilang mga malapit na tagumpay kasama ang Miralco, kabilang ang mga pagkatalo sa finals laban sa Barangay Ginebra noong 2019 at 2022. Ngayon, matapos ang halos 10 taon na napaghihintay, ginampanan ni Quinto ang mahalagang papel habang nagtagumpay ang Miralco laban sa San Miguel Beermen. Ang kanyang pagmumuni-muni sa tagumpay, nagpahayag si Quinto ng pasasalamat sa kanyang mga kakampi at mga coach sa kanilang kolektibong pagsisikap at paghahanda sa buong season. Binigyang din niya ang kanilang pagiging matatag mula sa isang mahirap na simula sa standings hanggang sa huling pagkamit ng pwesto sa kampyonato na nagpapakita ng kanilang matibay na paniniwala sa kakayanan ng koponan. Mga magagaling na atleta mula sa NCAA at UAAP kinikilala sa Awards Night Manila. Ang 2024 Collegiate Press Corps Awards Night na pinunduhan ng San Miguel Corporation at ginanap na Discovery Suits mula sa Pasig ay nagtatampok ng unang pagkilala sa mga magagaling na atleta sa women's basketball at men's volleyball. Kinikilala si Kent Pastrana mula sa University of Santo Tomas bilang unang collegiate women's basketball player of the year matapos itong mapunuan ang growing Tigresses patungo sa kanilang unang titulo sa loob ng 17 taon. Si Kevin Kiambao ng Lasal naman ang itinanghal na Collegiate Men's Basketball Player of the Year matapos pangunahan ang kanyang punan sa tagumpay sa UAAP Season 86. Kinilala rin si Naroa Retamar ng Enyo at Lowy Ramirez ng Perpetual bilang UAAP Men's Volleyball Player of the Year at NCAA Men's Volleyball Player of the Year ayon sa pagkakasunod. Pinarangalan din ang mga pangunahing coach tulad ni na Heidi Ong, Dante Alinsonorin, Sammy Akailar, Norman Miguel at Jerry Yee sa kanilang mga kontribusyon sa collegiate sports. International feature. Ang angkor ng Lord of the Rings na si McKellen ay dinala sa ospital matapos madapa sa entablado. London, si Ian McKellen ang kilalang British actor na tanyag sa kanya mga papel gaya ni Gandalf sa trilohiyang The Lord of the Rings ay isinugod sa ospital itong Lunes ng gabi matapos madapa mula sa entablado habang gumaganap bilang isang John Falstaff sa Player Kings of Noel Coward Theatre sa London. Ang 85 anyos na aktor ay nadulas sa gitna ng isang eksena ng paglaban na nagresulta sa kanyang pagkakapasok sa ospital. Siniguro ng tagapagsalita ng teatro sa publiko na sumailalim si McKellen sa isang scan at inaasang magpapagaling noong nang buo at mabilis sa pangangalaga ng NHS. Kinansila ang pagtatanghal sa Martes upang bigyang pahinga si McKellen na may plano na bumalik sa entablado sa Miyerkules. Si McKellen sa isang scan at inaasahang magpapagaling ng buo at mabilis sa pangangalaga ng NHS. Kinansila ang pagtatanghal sa Martes upang bigyang pahinga si McKellen na may plano na bumalik sa entablado sa Miyerkules. Si McKellen, isang veterano sa entablado at sa pelikula na may mahigit na 6 na dekada ng karera, ay may maraming pagkilala kabilang na ang kanyang pagganap bilang si Magneto sa mga pelikulang X-Men. And also here in national feature, inalabas ng Philippine edition ng laro ng baraha na COP, the gaming library ay nagtagumpay sa pagkuha ng karapatan upang gumawa ng Philippine edition ng sikat na card game na COP
angkop na orihinal na likha ng La Mame Games ay kinikilalang gateway game na angkop para sa mga baguhan sa larong ito dahil sa simple at madaling maintindihang setup at patakaran na pwedeng laruin ng 2 hanggang 6 na players. Ito ay isang laro na naglalaro sa usapin ng politika na panlilinlang kung saan ginagamit ng mga manlalaro ang kanilang mga card para sa kanilang impluwensya at maaring mag-bluff sa kanilang mga aksyon. Ang Philippine edition ng laro sa pangunguna ni The Gaming Library founder Hans Kinner Fernandez ay binubuo sa panahon ng Spanish colonial era kung saan ang mga karakter at sining ay nagmumula sa Noli Mitanghere at may mga pinalawak na bersyon ng patakaran na isinasalin sa Pilipino. Layunin ng local na bersyon nito na makaakit ng mas maraming manlalaro upang masuri ang laro sa mas malawak ng board gaming community. Ano ang proseso ng pagbuo ng hamog? Ang hamog ay isang likas na phenomenon sa panahon na maaring magbawas ng paningin sa zero na nagdudulot ng mapanganib sa kalsada at nagtutulak sa mga paaralan na ipinapaliban ang oras ng pagsimula hanggang sa ito ay mawala. Sa kabilang banda, ito ay isang ulap sa lupa na binubuo ng napakaliit na patak ng tubig na nabuo kapag ang evaporated na tubig ay pinalamig. Ang proseso ng pagpapalamig ay nag-iiba-iba na nagdudulot ng iba't ibang uri ng pagbuo ng hamog. Ang regression fog, ang pinakakaraniwang uri, ay nagaganap kapag ang infrared cooling ay nagdudulot sa mainit at basang hangin na magkuninsang bigla kapag nagtatagpo ito na mas malamig na hangin sa panahon ng pagbabago sa klima o biglang pagbaba ng temperatura matapos ang mainit at maalinsangan na mga araw. Ang eviction fog ay bumubuo kapag ang mainit na hangin ay dumadaan sa mas malamig na mga surface na nagkokondinsa bilang hamog. Ang iba pang mga uri tulad ng hail fog at freezing fog ay nagaganap sa tiyak na mga kondisyon kung saan ang mga patak ng tubig ay nagyeyelo. Ang sea smoke, isa pang uri, ay bumubuo kapag ang malamig na hangin ay dumadaan sa mainit na tubig o maalinsangan na lupa. Sa kabuuan, bumuo ang hamog kapag may disparidad sa temperatura sa pagitan ng lupa at hangin kasama ang sapat na kahalumigmigan at water vapor. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito sa loob at labas ng ating bansa. Patuloy po tayong makinig at manood ng Pinoy Rad News Channel Cagayan de Oro. Muli, hinihiling ko pa po na isa pa na mag-subscribe at i-on ang notifikasyon para sa karagdagang impormasyon at balita sa Pinoy Rad News Channel on YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat.